So the keys to living the Christ-like life. It's so hard because especially when you have the stronghold already in your mind, ano po, the pattern that to live Christian life is kailangan, ito lang sinusot mo, ito lang inaawit mo, ito lang binabasa mo, ito lang pinapanood mo, tapos ito lang ang dinadaluhan mo, at pagkatapos ay ito lang ang ganito, doon ka lang pupunta, hindi ka pupunta dyan. So all of those patterns really created, ano po, develop a stronghold in our minds. And so, ang akala natin, that is how to live the Christian life. Allowing God to live in you, to you, and through you. Gets po ninyo yun? Because He wanted to manifest Himself to us. Kaya ang sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Meaning to say, I am dead. I am erased. I'm not as if I'm not existing. I live, but yet not I, but Christ liveth in me. Yun po yun. No? That is the supernatural life. The way we live our life is very natural. Napaka-disillusion ng maraming Kristiyano sapagat ang dami ko nang ginawang sakripisyo, nagpapakabait ako, tumutulong ako, I give my best to God, tapos eto lang mangyayari sa akin, kaya ako nasasaktan, tapos ginagawa nila sa akin ito, tapos nagkakatisod-tisod tayo because that kind of life is very what? Opposite to the kind of life na inintroduce ni Jesus Christ sa atin. So what is the Christian or Christ-like life? It is supernatural because it is the kingdom of God life. Amen? It is the life aligned and sustained by Christ through the Holy Spirit, characterized by victory. Wow! Yun dapat ang buhay natin. Victorious tayo. We are more than conquerors through Him, sabi niya. Not through us, no? Not through our performance. So it is characterized by victory, holiness, humility, obedience, inner peace, and joy in the good times as well as in the evil times. Wow! So yun sanang maranasan po nating buhay, mga kapatid. Nakita natin yung unang susi ng supernatural or Christ-like life is the starting point is God's grace. Yun po ang tinutungtungan natin, hindi po yung atin pong kung anong relihiyon mo, kung anong denomination mo, kung anong branding mo, kung anong standard mo, o kung anong version mo. Ang Christian life po ay nakatungtong siya sa ibabaw po ng grasya ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung wala ang Diyos, kung wala ang grasya niya, maski gaano ka pa kagaling at karelihiyoso, gaano ka pa katalino at kadami mong alam at nagawa, hindi mo po magagawang mabuhay katulad ni Kristo. So, pangalawa na susi para ikaw ay maranasan mong mabuhay katulad ni Kristo, hindi po katulad ng isang miyembro ng church, as a citizen of the kingdom of God, as an ambassador of the kingdom, it's a government in heaven. We'll go to the third key of living the supernatural or Christ-like life. Sabi niya sa Psalm 65 verse 2, O thou that hearest prayer. Kinakausap dito ni David yung nandoon, yung Diyos. Ikaw, sabi niya, ikaw na nakikinig ng prayer. Unto thee shall all flesh come. Nakita po ninyo to. Bakit po lahat ng taong nananalangin, nagpipray, tumatawag sa maski sino pa yan, hindi nila kilala. May natural siyang inclination to call to someone who is above, who is supernatural. Bakit po nandun yun? Kasi may purpose po yun. Maski na mali yung tinatawagan niyang Diyos o sino man yung tinatawagan niyang Diyos, bakit automatic sa tao ang tumatawag? All flesh is praying to this someone who is supernatural. Hanggang sa isang araw na may tama siya, na makilala niya ang isang tunay at iisang totoong Diyos na nasa langit. Third key, that is intimacy with God. Now, I don't claim to be someone who is really expert on this one, but I can only but share to you something that I have personally experienced about what true intimacy with God is all about. Kasi po, ito po yung mahalaga. Nagtataka ako noon, sabi ko, Panginoon, yun na po ba talaga yun lang ang pagiging Kristiyano? Yung tinuruan kaming gigising ng madaling araw, magbabasa ng 3 chapters ng Bible, pagkatapos magpipray ka, tutuwad ka pang ganyan, tapos magpipray ka, tapos pagkatapos mong usalin yon, tapos sasablay ka pa rin maghapon, gagaw ka pa rin ng kalukuhan sapagkat you're not really even aware of this God, ano?
Tapos, patong-patong yung mga kasalanan at kasong nagagawa mo every day. Tapos, you feel disillusioned sapagkat ayoko na, mag-backslide na lang ako sapagkat ala namang nangyayari, tapat na basa ako ng basa, pray ako ng pray. Because we were taught religiously. Ang intimacy sa Panginoon, ang Christian life is not religion, it is relation. Sabi nyo nga po, relation. It is relational. Napakahalaga po nito. Early in life, you know, I learned and I have experienced God is real. God's presence is real. That's why I have responded to His call upon my life. Early in life, I got to know Him. Hindi po yung religious, yung super, yung tinatawag nating holier than thou attitude ng pagiging isang relihiyosong tao na mas banal ako sa inyo kasi nakakausap ko si Lord, naririnig ko siya, at alam niyo tama itong mga gagawin ko sa dahil kinakausap ko ng Lord, yun ang mga nakakatakot. Kasi ang alam ko, pag nakikilala mo ang Diyos, nakakapag-establish ka ng tamang relasyon sa Kanya at meron kang intimacy sa Kanya, it is not going to make you proud. Actually, ang after effect nito, it will sometimes silence you. Most of the times, it will humble you because the experience is even difficult to share to others. Katulad ni Paul, ang sabi niya, hindi ko kayang sabihin yung experience na yon ng isang batang inagaw doon sa ikatlong bahagi ng langit. Ang sabi niya, ang hirap sabihin sapagkat maraming taong di maniniwala. So that is the experience of those who develop their intimacy with God. You know, it's easy to say, you know, I pray 7 hours a day. I pray 50,000 times a day. Madaling sabihin yun yung mga religious claim natin, ano, but then your life is a mess. So, intimacy with God is something else. This is something that is relational in its essence. It is something that is affectional. It is something that is transactional and transformational. That is going to happen to you if you develop an intimacy with God. Subukan po ninyong tignan yung taong kabataan na hindi naliligo madalas, hindi nagtututbrush, hindi nagbibihis, hindi nagsusuklay. Ganon din yung lalaki at babae, ano? Pagka sila'y nagkatinginan ng mata at nagkakrasan sila sa isa't isa, all of a sudden it will change them forever. Laging naliligo, laging nagtututbrush, laging nagpapagupit, nagpapahati pa, nagpapaguhit ng buhok para mapansin, ano? Bakit po? Sapagkat all of a sudden, just going to transform you. Why? Because it is relational. Lalong-lalo pag sinagot ka na. Kaya lang pag di ka pa sinasagot, parang wala rin. No. So now, this is relational, not religion. Okay? Pag-usapan natin ang dalawang mukha ng intimacy sa Panginoong Diyos. First of all, pag-usapan natin yung pagiging malapit ng Diyos sa atin. The intimacy of God to His creature. Ano po? Ang ibig sabihin ng intimacy, yung pagiging malapit. Todo. Close. Amen? Tanong ko sa inyo, close ba kayo ni Lord? Close ka ba kay Lord? Talaga bang relational yung pagiging close or performance lang ng religion? And then after that, you still feel miserable and your life is a mess. Nakukuha niyo yun. Kasi ang totoong buhay, hindi po yung performance na ginagawa natin sa church na nag-aawitan lang tayo doon, dumadalo ka lang ng 2 oras doon. Yun ay nakasanay natin. Pero ang totoong buhay kasi, when you go home, you face real life, you face real people, you face real problem, you face real challenge, you face pressures, you face insults, you face attack from Satan, you face people that are so mean. Now, how do you relate yourself against those things? You can only become victorious over those things if you are what? Intimate with God. If your life is like Jesus, Christ-like, supernatural. Because you cannot do it without God. Now, tingnan natin mabuti ito. Close ba kayo ni Lord? Okay? Ang pagiging malapit ng Diyos sa atin, doon nagsisimula kasi ang ibig sabihin para maintindihan mo ang intimacy with God. Amen? Because pagkatapos nating malaglag sa kasalanan, humiwalay tayo sa Diyos, it is your sin and iniquities that separate between you and God, and He hid His face from you because He hates sin. From then on,
we didn't have any clue or idea what does it mean to be intimate with God. So tingnan muna natin kung paano nagsimula ang intimacy. Tingnan natin sa aspeto ng pagiging malapit ng Diyos sa nilikha niyang tao. Number one, we were created by God to be intimate with Him by design. So intimacy is part of God's design in creating human being. Okay po ba yun? Naintindihan niyo po ba yun? So we are created for the purpose of being intimate with God. Yun po yun. Not by religion, ha? Not through religion, but relationship. Yung intimate tayo sa Kanya. Sino po sa inyo dito ang, kung sasabihin ko, na mga magulang na meron kayong mga anak na talagang ang hirap, hindi sila close sa inyo. Di ba, no? Meron din namang mga anak na feeling nila, but yung magulang ko, hindi sila close sa akin. Sa kuya ko lang o ate ko lang sila close. May problema dun eh. Di po ba? Anong problema dun? Relation. Di po ba? Yung pong relationship. So, it's the same thing with God. By design, He created you and I to become close with Him. Nakukuha po ninyo? In to become close with Him, not in terms of religious activities or religious performances. He wants us to be close with Him in terms of relationship. You know, every day, you are aware that God's presence is inside you and He is right beside you and He wants you to have intimacy with Him. Yun ang ibig sabihin nun. So, by design. Tingnan nyo ha. Genesis 1:26 and 27. Basahin na lang natin kagad yung 27. Ang sabi niya, so God created man in His own image. And in the image of God created He him. Male and female created He them. Nakita po ninyo yan? So, yung pong taong nilikha ng Diyos ay nilikha niya ito in His own image. Ibig sabihin, you have something in you. We have something in us that is closely related and connected with God. We have something in common with God. Yun ang ibig sabihin. So, by design, God created us to be close with Him because we were created into something that is similar that what God had in His being, in His nature. Nakukuha po ninyo? So, yun po yun. So, yung pagiging intimate sa Diyos para hindi yung performance natin na ginagawa sa relihiyon o kaya sa church, sa denomination, kundi relasyon pala yun. Kaya pala si Kristo, makikita mo, kaagad-agad, hindi siya pumunta dun sa temple kasi nakita niya naging relihiyon ang temple eh. Yung mga patakaran nila doon, yung mga practices nila doon, standards nila doon, lagi nilang binabato kay Kristo sa mga Christian. Bakit hindi na kayo nagpapatuli? Hindi na kayo nagsusot ng ganito? Hindi na kayo maawit ng ganito? Puro ganun ang labanan doon, puro practices. But in Christ, right away, ang pinakita niya yung relasyon niyang personal sa Diyos. Nakukuha po ninyo, yun ang totoong life na binigay sa atin ng Panginoon on how to live the life of Christ. So, merong by design, pinakita niya as human, ginawa ni Kristo yun. So now, man received the Spirit from God to enable man to be intimate and be able to relate and close with God. We have the capacity to enjoy by God. Nakita po ninyo, enjoy by God. God wants to enjoy us because we have something in common. So we were designed by God to have intimate relationship with Him. So sana yun ang ma-develop natin. Amen? Hindi yung kung ano-ano. So right there, maski pagbukas mo ng laptop mo o kaya ng cellphone mo o kaya nagluluto ka o kaya naglalaba ka o kaya nagtatrabaho ka o kaya ay umaawit ka o kaya ay nakahiga ka o kaya anumang ginagawa mo, you know for sure that God is here. Amen? And that you need to include Him in every way, in every thought that you're going to think. God is here. So kaya si Kristo, bago niya bitawan yung salitang yun, isipin muna niya, Lord, if that was you, what are you going to say? Are you going to say the same thing that I'm going to say? Yung iinsultuhin mo yung tao, yung sasabog ka, magsasalita ka rin ng masama dahil pinagsabihan ka ng masama. Yun yung ibig sabihin ng practicing the presence of God. So to live the supernatural life like the life of Jesus is you need to have intimacy with God. Because that's the only way you can really learn to develop a Christ-like life.
Galing, ano po? So maging close ka kay Lord, huwag kang maging close sa cellphone. Maging close sa social media, maging close sa mundo, maging close ka kay Lord. Sabihin mo nga po, be closer with God. Kaya magkikita ka mo, saan kaya nakuha ng taong yan, ng batang yan, ba't nagkakaganyan yan? Nakuha niya nga sa mundong ito. Wala sa Diyos. Amen. Tayo naman, bakit hindi niya ginagawa itong mga religious activities na ito at sa mga practices nito? Tayo naman kasi close tayo sa activities ng denomination sa karelihiyon. Dapat, ang ipakita natin yung pagiging close natin sa Diyos, parang ang lumabas naman, yung Christ-likeness. Gets niyo? Ang tanong, naging close na ba kayo ng isda? Will there be really a chance that you, human being and fish can become close to get intimate? I don't think so. Dahil wala silang commonality. Walang spirito yan. Meron lang isang being na pwede kang maging intimate at maintindihan niya yung pinagdadaanan mo. Yung Diyos na lumikha sa'yo at yung taong kapwa niya na nilikha mo na you have the same that you receive from God. Amen? Nakakita na ba kayo ng ikaw ay naging close sa halaman? Intimate kayo ng halaman? Wala. Wala kang intimacy sa halaman, sa hayop o ano paman. Ang intimacy meron lang talaga tayo ay yung katulad ng bagay na meron ang Diyos at meron tayo. Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo ang Diyos. He never became intimate to anyone but God, but men. Tingnan nyo. And the Lord God formed man out of the dust of the ground, breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Nakita po ninyo yan, nabuhay ang tao at naging kaluluwang buhay siya sapagkat yung tao meron sa kanyang loob na ihininga ng Diyos na galing sa Diyos para maging intimate sila at ma-enjoy nila ang isa't isa. Amen? So dapat ang Diyos ang ating ka-intimate. Tingnan nyo sa Garden of Eden, kasama ni Adan at Eva na naglalakad in the cool of the day ang presence ni God. That is intimacy. Galing, ano po? We were created, number two, by God to be intimate with Him by interaction. Not only po sa pamagitan ng by design, kundi by interaction. Tingnan nyo, and they heard the voice of the Lord, though this verse is now referring to the actual situation whereas nag-fell na sila sa kasalanan. Pero ito yung catch dito, yung interaction between God and human being. Na sila, nag-i-interact talaga sila. Lagi silang nag-uusap, nag-fellowship. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Grabe ano? Di ba sa Bible, sabi niya dun sa Revelation, Christ is walking in the midst of the church? Do you experience that? Do you sense God's presence walking in your room, in your house, in your workplace? In your secret room while you are watching pornography? Goodness, so dapat talaga maging aware sa presence ng Diyos. Ano? Look at this, the Lord God walking in the garden in the cool of the day. This implies that God wants to interact with man and man with Him. His design when He created man is different among other creatures. He wants to interact with man. Kaya po, i-enjoy natin yung relasyon natin sa Diyos. Ano po? Siya ang asikasuhin natin. Huwag po yung puro performances. Nakakapagod yun. No, ito ang Christian life. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Dapat, yung mga gagawin mong yon, yun po yung results. Ito po yung effect, yung after result ng intimacy mo sa Panginoon. Nakukuha po ninyo, nagagawin mo yung pinapagawa niya. Number three, we were created by God to be intimate with Him by familiarity. The Lord said unto Moses, I know thee by name. Ito nyo yun, yung intimacy ng Diyos sa tao, kilala niya tayo. Meron nga siyang sinabi sa Jeremiah na kilala ka niya bago ka pa isilang sa mundong ito, bago ka pa iporma sa tiyan ng nanay mo, kilala ka na niya, maging sa Psalms 139. Yun ang intimacy ng Diyos sa atin. God knew you. He knew you. Ang tanong, do you know God? Do you know His heart? Do you know His plan? Do you know His purpose? Do you know His
will in your life? Do you know what is His assignment to you? Pati yung buhok mo, linagyan ng S. Bakit po? Because by familiarity, because of God's intimacy with you, because He is omniscient, omnipresent, and sovereign, and powerful, and He's the Creator, He has the right to what? Break the grammar, yung tinatawag nating rule of grammars ng human being. Bakit? Because He's the one who created us. So therefore, He can say, sons, rises, and hairs. Bakit? He is God. He is over familiar with you. He knew you and He loves you. He knows well about you and everything about you. That's why He can say, even the very hairs of your head, alam niya. Alam niya kung ilan ang nalaglag. Bakit po? Because He loves you. Amen? Ganon siya ka-intimate sa'yo. Galing naman ito, no? Then we were created by God to be intimate with Him by salvation. Grabe, ano? Sabi niyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nakita niyo yung Diyos, nagpakababa siya, pumunta siya sa atin. Sa sobrang miss niya sa atin, para matodo na, para ma-recover na kita, may balik na kita sa original plan ko, hindi puro ka relihiyon, kaya ka sumasablay at nanlalamig, sabi niya, kaya puro ka na lang revival, ibalik kita sa original plan, sabi niya, pumunta siya mismo rito, niredeem ka muna niya, para ma-save ka, para panahanan ka na niya, para hindi ka na makawala sa kanya, intimacy pa rin yun. Tingnan niyo, from heaven to earth, from spirit to body, just to be close to us. So, ang problema, He came to His own, and His own received Him not. Grabe, ano? Yan ang problema. Tinatanggihan ng mga tao ang Diyos. So now, we were created by God to be intimate with Him by salvation. Okay, ano po pala yan? By incarnation, yung pagkakatawang tao niya. Ito naman, by salvation or redemption. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He wants you saved. If you are not saved tonight, get to know Jesus, trust Him, believe Him to save you. Ask forgiveness of your sins and put your trust in Him alone by faith and He will save you. Kaya return to plan A, the original plan, John 1:26 to 27. Amen? Live the supernatural life. Let us make man in our own image and likeness and let them have dominion. Dapat magkaroon ka ng ruling power sa mundong ito. Hindi yung parang tatame-tameme ka dahil lagi kang nalalaglag sa kasalanan, nagigilty ka, lagi kang nakagawa ng mali. Sapagkat you are living a natural life that is religious life. Appropriate His grace. And then surrender your will to God every day. Completely surrender to God. Die daily and allow Him to live in you. And then have intimacy with Him relationally. And then you will allow Him to live with you. Mangyayari sa iyo, babalik ka sa original. Now, panghuli, ang pagiging malapit ng Diyos sa atin, ngayon naman, ang pamagiging malapit natin sa Diyos. Tanong, paano ba tayo maging malapit sa Diyos? There are two ways. Sabi niya, I am the vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Abide in me, I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. So yan yung intimacy, yung abide, no? Kung paano po yung puno ng ubas at yung sanga hindi pwedeng maghiwalay, kailangan hindi lang sila close, kailangan attached sila, kailangan connected sila. He wants our intimacy. Sabi niya, abide in me and I in you. Pangalawang reason bakit kailangan nating mag-intimacy si Diyos, because without me, you can do nothing. Meaning to say, everything that you're going to do in this life will be useless. And will come into nothing without God. That's why you have to develop an intimate relationship with God. Now, how to be intimate with God? By acknowledgement. He is the Father and we are His children. Without God, we can do nothing. Nakita po ninyo yung relisyon ng tatay at saka anak. Kita po ninyo yung mga Hudyong kausap ni Kristo noon, nagre-relihiyon sila. Nasa temple sila, mayroon silang katakot-takot na mga laws na tinusunod, may mga standards of practices sila, pati sa pagkain, sa mga kakainin, isusuot kung ano-ano,
tinatablan nila si Kristo sa every time na binaviolate ni Kristo yung mga tradition nila, ng mga practices nila, inaaway nila si Kristo. Tapos sabi ni Jesus Christ sa kanila, you know, hindi talaga kayo sa Diyos dahil ayaw niyong makinig sa mga salita ko. Sabi niya, wala sa inyo ang salita ko sapagat hindi kayo sa Diyos. Sabi niya, paano mo nasabi yan? Paano mo nasabing tatay mo yung Diyos yan? Samantalang yung tatay namin ay tatay namin ang Diyos. Sabi niya, hindi nyo tatay ang Diyos. Tatay ninyo ang Diablo sapagat sinungaling siya at kayo ay nagmana sa kanya. Ay sabi ni Kristo sa kanila, because my word has no place in you. Because you don't have a father and children relationship with God in heaven. Grabe, ano po? So, mga kapatid, sana po maintindihan ninyo na yung relationship ng Father, ang God sa langit at tayong mga anak niya, dapat ma-enjoy natin yon. That is relational, not religion. Sabi niya, Jesus said unto him, have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and why? How sayest thou, show us the Father? Nakita po ninyo ito na kapag ikaw ay intimate sa God the Father, God the Father is supposed to be manifested and seen in your life. Kita niyo si Christ, sabi niya, hindi niyo ba nakikita si Father sa akin? Believest thou not that I am in the Father and the Father in me? Nakita niyo yung intimacy? Abide in me and I abide in you, sabi niya. Tama? The Father is in me and I am in the Father and the Father is in me. That is intimacy. Even Christ showed that example. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that speaketh through me, ang sabi po niya. And he that sent me is with me, and the Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. So na-please niya. Kaya tuloy ang sabi ng tatay niya, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son of whom I am well pleased. Lagi pong aware si Kristo na yung kanyang intimacy sa tatay niya tuloy-tuloy. Okay? Yung tatay niya ang nabubuhay sa kanya. So ang work, nagwo-work sa kanya yung tatay niya. Chapter 5, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, for what thingsoever he doeth, this also doeth the Son likewise. Yung ginagawa ni Kristo ay byproduct ng intimacy niya sa Ama, dahil ang Ama ang gumagawa sa Kanya. Yung palang purpose ng intimacy, para yung Diyos na supernatural ay makakilos at makagawa at mabuhay siya sa iyo. You are letting go and letting God. No? Inaalaw mo si Diyos na ang Diyos na mabuhay sa iyo. Kaya palang sabi niya rito, ganun din. The works that I do, ye shall do also. Greater works than this ye shall do because I go to the Father. Ibig sabihin, yung mga nakita natin kay Kristo na ginagawa niya, yung life niya, kung gagawin natin yun, iaalaw natin na gawin niya sa atin yun, mangyayari din po yun. Can Jesus forgive sins? He can. Did Jesus forgive us of our sins? He did. Ang question, can you do that? That is supernatural. Amen? Did God love us? Yes. Did God love even the enemies and those who crucified Him? Yes. Ang tanong, kaya rin ba nating magmahal? So yung mga yon. Now, by abiding, okay? By acknowledging that God is our Father, and then by abiding, what does it supposed to mean? God is the vine, we are the branches. If you abide in me and my words abide in you, sabi niya, a branch unattached to the vine can do nothing. So herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ladies and gentlemen, Christian life is not living the Christian life, but allowing God to live for and in you. I live yet not I, but Christ liveth in me. So simply put, how to develop intimate relationship with God. Number one is prayer. Communication simply means you talk to the Father always. And then reading and meditation of His Word. And listening to His voice. You don't hear God when you are praying. Sometimes when you are silent and meditating. I learned early in life that's why I was able to do something of not natural. Is that I learned by experience that God is giving me instruction what to do, what to say. Yun po ay natutunan ko po sa pamagitan po ng intimacy sa Kanya.
Kayo pong mga kabataan at mga preachers na nakikinig at mga pastors at mga members ng church, gusto niyong maranasan ang supernatural life? Baguhin ninyo yung prayer na parang religious prayer lang, na nagpi-perform lang. At pag natapos, okay, tapos na yung aking routine. No. Prayer is relational. It's like talking to your husband, talking to your dad, and to your children. And then reading and meditation of His Word is very important. You meditate and then listening to His voice. And then, once you hear Him giving you instruction through your meditation and reading of His Word, you will have to submit, you will have to trust and obey Him. Kung wala itong mga factors na ito, mga kapatid, wala pong totoong intimacy. And there will be no supernatural experience. So ladies and gentlemen, I hope that that help you to improve and level up your life to the next level by living the Christ-like or supernatural life. Number one, start with grace. Number two, daily dying to self and allowing Christ to live in you, full surrender. Number three, develop an intimate relationship with God. Tanong, itong maghapon na ito, narinig mo ba, na-feel mo ba, naranasan mo ba ang Diyos? You answer that honestly. Now, kung hindi po ninyo ma-answer yon ng diretsa, hindi pa huli ang lahat para ibalik mo, return unto me, sabi ng Panginoon. Rest, I will give you rest. Amen. Learn of me. He wants you to develop an intimate relationship with Him.